bago ko simulan tong project na to, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin, don't forget to hit the subscribe button and isama nyo na rin yung tiny bell button para naman updated kayo sa mga videos ko pa na i-upload. So, ito na nga guys, ano, yung mga materials natin na gagamitin. So, para malaman nyo na, no? So, chicken wire mesh and paper box, scissor, and of course, yung cement ang gagamitin natin. So, lagyan nyo lang siya ng konting buhangin. Yan guys, ano, so, sisimulan na natin kung paano nga ba siya ginagawa. Tara guys. So, kailangan natin ng small na paper box. Gagawa tayo ng frame para makabuo tayo ng pad with wire mesh. Yan guys. Panoorin nyo kung paano ko siya gagawin. So, napakadali lang niyang pitupiin. Hindi naman siya masyadong kakapalan. So, gagawa lang tayo para magkaroon tayo ng paghuhulihan ng ating gagawin na cement box. So, ito na nga guys. Ano, kuha tayo ng tray. And then, isalin natin itong crush na styrofoam. Isalin natin dito sa tray. Ayan. Lahat na natin siya. And then, haluan na natin siya ng semento na may kasamang buhangin. And then, syempre, kailangan natin siyang lagyan ng tubig. Bahala kayo guys kung gano'ng siya karami. Ayan, lagyan na natin siya ng tubig. Ayan, halo-halo lang. Inimix lang natin siya. So, ayan. Kailangan magka mahalo natin siya mabuti na mapagsama natin yung semento tsaka yung crush na styrofoam. So, ayan guys. Mix-mix lang natin siya. Huwag naman masyado siyang maraming tubig. Yung tama lang. Ganito guys ang kailangan natin na texture para sa gagawin natin na plant box. So, ito na guys. Ayan. Kung nakikita ninyo, tama na siya. Halo-halo lang. Haloin nyo lang mabumaili yan guys. Napakadali lang niyang gawin. So, tara na guys. Ayan. So, kunin natin yung box na kailangan natin. So, ito na guys. Ayan. Lagyan lang natin yung buong paligid niya or yung buong merong chicken wire mesh. Ayan. Lagyan lang natin siya ng semento. Kailangan ma-fully cover natin yung plant box or yung pinaka paper box na ginawa natin na mayroong chicken wire mesh. Ayan. Siguraduhin lang natin na malalagyan lang natin lahat ng buong paligid niya. Ayan. Napakadali lang nito. Pwede nyo siyang subukan. Pwede rin kayong gumawa ng malaking box nito. So, para magkaroon kayo ng mga taniman ng halaman ninyo kung meron kayong mga cactus. Ayan. Makakagawa kayo ng DIY na plant box. So, hindi nyo na kailangan bumili pa sa mga garden para lang magkaroon kayo ng ganito. Napakadali lang. Pwede kayong bumili ng mga kilo-kilo lang ng mga semento, tsaka buhangin, yan. Tapos yung styro naman is madami lang naman dyan sa mga tabi-tabi. So, pwede nyo siyang kunin sa mga baso-basurahan. Yan. Buong paligid, lalagyan nyo siya ng semento. Yan. And yung pagpapatuyo nito guys is depende sa kung maaraw ba. So, napakadali lang yan. Oras lang naman ang bibilangin yan. Pero kung hindi naman siya maaraw, so, siguro mga isang araw din yun para talagang siguradong matigas na siya. Yan. Yan guys. Malapit na natin siyang ma-cover ng semento. Kumakapit naman siya guys kasi meron siyang chicken wire mesh. So, wala na kayong dapat ipag-alala dyan. Pwede rin kayong mag-guantes para hindi umano sa kamay ninyo. Para hindi kumapit sa kamay ninyo. Napakadali lang yan guys. Ayan. Pwede kayong gumawa ng malaking plant box. Kung meron kayong mga tinatanim na mga halaman. Ayan. Napakadali lang yan guys. Ayan. Tagal din natin yung ilalim. Siyempre yung ilalim na yan guys, lalagyan natin siya ng butas. Kasi dyan yung magsisilbing daanan ng tubig kapag masyado siyang maraming tubig kapag dinidiligan natin. Ayan. Ilang saglit lang guys, mapapatuyo na natin siya. Makikita nyo na kung ano ba yung sinasabi ko na plant box cement with styrofoam. Yung styrofoam kasi is crush siya, so dinudurog-durog pa yun. Ayan. Kapal na siya. Medyo bumibigat-bigat
natapos ng project na to is talaga namang napakaganda nito guys. Pwede nyo siyang pinturahan, sprayan, kung ano yung gusto ninyo, kulay. So kung gusto nyo ng mga kulay red, kulay blue, yan, pwede kulay yellow. Ito na nga guys, ano. So, ayan. Hayaan lang natin siya matuyo sa ilalim ng araw. Ayan. And, syempre kailangan natin siyang ispray-sprayan ng tubig para maiwasan yung magkaroon ng crack sa mga gilid-gilid. So, ito na nga guys, ano. So, tuyo na siya. So, actually, isang araw ang lumipas. And then, ayan guys, ano. So, tinanggal ko na yung ginawa na paper box with chicken wire mesh. So, kailangan naman natin siyang lagyan yung pinakaloob niya kasi may mga hindi nalagyan. So, may mga crack-crack siya sa loob. So, may mga baka-bakante din siya. So, kailangan natin siyang punan. Ayan. So, napakadali lang yun guys. Ayan, spray-sprayan lang natin ng konti. Kailangan natin lagyan ng konting mga semento sa kaloob-looban niya kasi may mga crack siya. Yung may mga hindi nalagyan ng semento. So, ilang saglit lang yan. Pero, guys, pagka natuyo siya is pwede na natin siyang lihain. Yan. Pwede na natin siyang lihain para kumilis na siya. Yan. Hahayaan lang natin siya na matuyo ng mga ilang oras. Yan. Yan. So, gagamitan natin siya ng sandpaper. So, lilihain natin siya kasi napakagalas niya. So, para maging makinis siya. So, liha-liha lang. Yan. Lihain natin yung mga gilid, yung mga edges. Yan. Para makinis siya kapag in-sprayan natin or pinunturahan natin na gusto natin na kulay ng pintura. Yan. Talaga namang napakaganda niya. Napakakinis niya. Makakagawa kayo ng mga dekalibreng plant box. Talagang napaka elegante niya kapag natapos. So, pwede natin siyang i-display sa mga garden natin. Pwede rin natin siya sa center table. So yun guys, makinis na siya. Lihain lang natin. Ayan. Pag naliha na natin yan, is pwede na natin siyang pinturahan ng kung anong gusto nating kulay ng pintura. Liha-liha lang. Ang dali lang naman magliha. Tapos na guys, ano? So ayan, naliha na natin siya. So, makinis na. Ayan. Napakaganda niya guys, ayan. Talaga namang titignan nyo guys, is talaga namang napakakinis niya. And, ayan guys, makikita ninyo, ayan. Meron na kayong nagawang simpleng plant box sa pamamagitan lang ng semento, tsaka ng styrofoam. Ayan. Ayan guys, pwede nyo na siyang lagyan ng lupa, ayan, para matanim, masimulan na natin na makapagtanim ng gusto natin na halaman. Tatanim ko na itong halaman na ito. So, ilagay lang naman natin siya. So, sa una, lagyan natin lang siya ng konting lupa. Ayan. Taniman natin siya ng halaman. Napakaganda niya talaga guys. Pwede nyo siyang ilagay sa center table ninyo. Ayan. Pwede nyo rin siyang ilagay sa dining area ninyo. Pwede nyo siyang ilagay sa CR o sa kwarto ninyo. Ayusin nyo lang guys. Ayan. So, kung ano yung gusto nyong kulay na pintura, pwede nyo siyang lagyan ng pintura or pinturahan or pang spray. So, yun guys. Ano. So, talagang napakaganda niya. Ayan. So, sa video na to guys, is makakagawa kayo ng simple at saka napaka-elegante plant box cement with styrofoam. So, yun nga ano guys. Sana guys, nag-enjoy kayo sa video ko na to. And, thank you guys for watching. See you on the next vlog.